Very good day sa inyong lahat. Nandito po tayo sa panibagong handog natin para sa ating mga kabarangay kung saan makikilala natin ang mga personalidad dito sa ating barangay. Malalaman natin ang kanilang buhay para mas makilala natin at mas ma-inspire tayo sa kanilang istorya. Ito po ang The Vivian Yupanco Podcast. Ngayon, makakasama natin ang isang katropa mula sa ating barangay. Welcome po natin si Kagawa Juvie Habacon. Sino ba si Kagawa Juvie Habacon? Hello, Pap. Hello po sa inyo. Si Kagawa Juvie Habacon po ay isang simpleng tao. Masungit daw pag nakikita nila. Pero pag nakausap nyo na po ako at naging nagkahulugan na tayo ng loob ay sobrang kwela pong tao at talagang totoo sa sarili pag nakakasama. Kaya ano ko naman nagsimula bilang isang lingkod bayan? Ako, Kap, nag-start ako sa public service bilang isang SK Kagawad. Year 2002, na sama po tayo ng aking pinsan at niyaya po niya tayo sa kanyang dupo na maging kanyang SK Kagawad. At doon po nag-start tayo dahil tayo naman ay nasa school at president po tayo ng ating student council sa school. So parang nahiligan na rin po natin talagang sumama sa ganitong public service. Tapos yun, niyaya din po tayo ng dati nating Dante Cruz Francisco, dati nating kapitan, na maging kagawad niya. Kaya po nakasama tayo sa kanya bilang barangay kagawad. At ngayon din po, naging second term kagawad tayo. Alam niyo bang magkalaban kami ni Vivian noon? Naman kami lahat. Opo. So yun, medyo awkward. Pero ganun talaga ang buhay politika. So yun naman ay dapat marunong ka lang rumispeto. At ngayon po, last term na natin. Actually, dumating tong time na to, magiging last term na po tayo. So makakatapos tayo ng ating termino at sana maging maganda po yung naging servisyo natin sa ating barangay. Kagawa Juvie, ano ang pinakamahirap sa pagiging lingkod bayan? Pinakamahirap? Parang wala akong maisip na pinakamahirap ka kasi nag-i-enjoy ako dun sa ginagawa ko. Siguro yung mahirap lang is pagdating siguro sa time. Kasi naaagaw minsan yung time mo sa family, sa friends. Siyempre, pag may kailangan, barangay muna, hahatiin mo talaga, tapos kailangan maintindihan din ng family mo na priority mo. Ito, hindi siya actually trabaho Kaya, nag-e-enjoy lang tayo sa servisyo. Yun, servisyo lang. Tsaka yung mga kasama natin dito sa barangay ka, masaya, masarap kasama. So, hindi naman malungkot sa barangay. Hindi malungkot ka. Nadadagdagan yung kaibigan mo. Dati mga kabarkada, nadagdagan ng tropa. So, kahit yung mga empleyado, hindi mo sila ituturing na empleyado. Hindi sila staff. Kasama mo sila sa pagsiservisyo. Kaya, enjoy lang. So, yung time na nahihirapan ka, mapapalitan lahat yun. So, ano naman ang masarap sa paglilingkod sa antip? So, yan. Masarap. Parang, ganun din ka. Dahil free will mo yung pagpa-public service o yung pagbibigay servisyo sa mga kabarangay natin. Lahat na e-enjoy mo. Nagagawa. Yung sinasabi nila minsan, kunyari may dumalapit sa atin, di ba? Tapos walang-wala rin tayo. Pero magulat ka na lang. May iaabot ka, may maibibigay ka sa kanila. So nung nakikita mo silang natutuwa kahit sa simpleng bagay na naibigay mo, yun, masarap na sa pakiramdam. So wala buuwing malong. Yes, masarap sa pakiramdam yung nakakatulong ka. Eh, Kagawa Juvie, pwede ba katantanungin ko ano ang hobby mo or talent? Hobby? Ang hobby ko po matulog. Masarap siya matutog. Hindi, yun. Talent, kami baka hindi po na alam ng ibang tao, kami po ng Kap Vivian po. Ang Tita Vivian ay nasa choir, church choir. So, ang pagkanta ay isa naming talento na ibinabalik sa Panginoon. So yun po, na-enjoy namin yung pag-awit kay Lord and marunong din kaming sumayaw. Marunong din ako sumayaw, lahat. Parang artista nga daw. Maso, hindi lang talaga tayo nakuha ng modern voices, mga channels. Hanggang barangay lang po tayo artista. So, lahat yun. So, yun, talent natin. Para kay Lord. Dance, para kay Lord. Ano naman ang paborito mong lutong taytay? Lutong taytay. Actually po, paborito namin ang adobo. Kami daw, Habacon family, ay adobo
family. Sarap naman. So kahit ano pong luto, pero syempre mas special yung luto ng nanay. Pag nagluto si mama ng adobo, yun. Kahit maging ulam namin yun ng buong isang linggo, okay na. Lalo sa tita, yung adobo matanda. Yes, so lahat masarap. Lahat basta sa adobo. Tuloy ako. Ano naman ang paborito mong tambayan? Tambayan cup? Ayan, para nagiging tambayan ko na yung barangay. Barangay, kasi lagi kahit minsan wala na tayo schedule, ayaw pa mag-sinwian. Pagod na yun ha, ubos na yung oras, mas gusto pa nakatambay sa barangay. So, kahit kung pagbibigyan ka naman sa ating mga kabarangay, ano ang sektor na gusto mong tutukan? Kasi po ngayon, naging ano tayo, nag-focus tayo diba, sa education. Actually, simula nag-start tayo bilang SK Kagawad Papuata, tapos nung time yung BCF, sa kabataan, tapos education. So siguro naman naibigay na natin kahit paano yung service natin pagdating doon. So siguro po, ang gusto kong tutukan ngayon dahil malapit tayo sa mga lola natin. Ako, lumaki ako sa lola. 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 So, yun po. Siguro sa social services na pwede nating makaisip tayo ng mga programa. Sa senior. Seniors, kababaihan, kalalakihan. Oh, napakaganda ng committee yun. Lock-up. Actually, isa yan. Alam ko parang isa yan sa committee sa barangay na marami ka talagang projects na pwede ibigay o maitulong sa kanila. Naging committee ko din yun, nag-enjoy ako. Diba ka? Kasi parang ano ka lang, nakikipag-jikahan sa parang si family, kasama mo, parang pagkasama mo sila, kasama mo yung lola't lolo mo, nanay tatay mo, mga bilo. Tsaka yung mga kababai. Paano mo naman bibigyan pansin ng mga pangangailangan ng ating mga mamamayan dito sa barangay sa receiver? Ako kap kasi yung mga galing ako sa ibang group, actually dati, galing ako sa ibang group. So, ang sa akin, basta marunong kang rumispeto sa mga kasama mo, kahit mabibigay mo yung para sa kanila. Tapos, pag nakita na nagtutulungan tayo dito sa barangay, mas mabibigay natin yung serbisyo na para sa kanila, para sa mga kabarangay natin. Kailangan mo ng mga pulay cool. Wala ka, wala sa circle. Ano lang yun, talagang election lang yan. Tapos, kung tayo nandito na sa barangay, kung saan natin makikita yung strength ng bawat isa, yun yung mas palalakasin natin para mabigay natin yung magandang service. At yung may makita ka naman na weakness ng kasama mo, pwede mo silang i-compensate. Kung ano yung sa tingin mong mas makakatulong, magtulong-tulong tayo, yan. So, magagawa nyo maganda yung mga programs at mga projects na gusto natin sa barangay. Sa ano naman sa tingin mo ang pinakamahalagang aspeto o sangkap para sa pagkakaisa natin dito sa Barangay San Isidro? Bayon kap, sa gaya na nasabi ko kanina, para mas maganda ang pagsiservice natin, yung respeto mo, kung paano mo nire-respeto ang sarili mo, ganun mo din dapat nire-respeto ang mga kasama mo sa pagdating sa politika, yung mga staff. Huwag mo silang ituring na tauhan mo dahil una-una hindi mo yan pinapasweldo. Ituring mo silang kapareho mo na volunteers na gusto lang magbigay servisyo at kapaganda ang barangay sense. O pagawad, magkaano tayo ha, pa-complete the sentence. Ako si Jovi Neneng Habakon ang patuloy pong maglilingkod sa ating mga kabarangay at na nais na magbigay ng isang super angat na servisyo ang kakampi nyo, ang kabarkada nyo at ang inyong katropa dito sa Barangay San Isidro na maglilingkod sa ating mga kabarangay, sa ating mga lola at lolo, sa ating mga kababaihan at kalalakihan at sa ating mga kasama dito sa barangay, lalong-lalo na po kay Kap Vivian, handa po tayong tumulong para maipagpatuloy niya ang paglilingkod sa barangay San Isidro. O kagawad, fast talk naman tayo ngayon. No, pang-artista. Pang-artista. Pamilya o barangay? Well, parang akin, pamilya. Kasi yung pamilya is, ang barangay is pamilya. Katapatan o respeto? Respeto. Serbisyo o kasiyahan? Serbisyo. Sa tungkulin, maagap o masipag? Masipag. Sa mga gampanin, mas maganda ba na marami kang nagagawa pero hindi epektibo? O kukonti lang pero epektibo? Sa akin po, kahit
isa lang, mas po konti, basta malaki ang naitutulong, doon tayo. Doon tayo. Eh, one word to describe yung kagawa, Julie, bilang mamamayan. Bilang mamamayan, matulungin. Bilang magulang. Mapagmahal. Bilang kaibigan. Maasahan. Bilang nanunungkulan. Marunong rumispeto sa kapwa. Ito naman, complete the sentence. Sa trabaho, bawal sumimangot. Sa serbisyo, bawal fake. Sa barangay, bawal balita. Anong pinakaayaw mo na sinasabi sa'yo? Sa akin, wala ka. Actually, wala ko narinig na negative. Ay, ano naman ang pinakagusto mo na sinasabi sa'yo? Na natutuwa po silang nakasama nila ako. Ano ba ang pangarap mo na gustong-gusto mo matutay? Pangarap ko po sa Barangay Bayan Cup. Sa Barangay Cup, simple lang talaga. Yung napaulit-ulit kong sinasabi na makitang nagre-respetuhan tayo sa isa't isa, na kinikilala natin o ina-appreciate natin yung magandang bagay na nagagawa nila. Yun po yung pinakamaganda at pangarap ko sa mga kasama sa nanay. Maraming salamat, kagawa Juvie. Thank you. Magbigay ka naman ng mensahe or pagbati sa ating mga kabarangay. Message ko po sa ating mga kabarangay at sa ating mga kasama dito sa San Isidro. Sana po ay patuloy niyong suportahan ang paglilingkuran ng bawat isa dito sa Barangay San Isidro. Hindi po namin ginagawa ito para sa aming personal na kagustuhan. Ang nais lang po namin ay makatulong at makapagbalik sa inyo ng servisyong nararapat para sa ating mga kabarangay. Kami po, asahan niyo ang grupo ng ating Kafbibian at ang inyong kagawa Jovine Habacol ay nandito para makiisa at magkasama-sama po tayo sa isang super angat na servisyo sa Barangay San Isidro. Bangan po natin ang susunod na episode ng The Vivian Yupanco Podcast.